Narito naman po ang opisyal na pahayag ng TV5. Lubos na nababahala ang News 5 sa naging desisyon ng MTRCB na ilagay ang programang T3 sa preventive suspension. Naniniwala ang News 5 na isa itong kalabisan sa mandato ng MTRCB at posibleng maging banta sa malayang pamamahayag. Nagsagawa na rin ng sariling aksyon ang TV5 at agad isinailalim sa disciplinary action ang mga host na sina Ben, Raffy at Erwin Tulfo. Ang desisyon ng MTRCB na ilagay sa preventive suspension ng T3 ay questionable sa kung ano ang pakay ng gobyerno. Naparusahan na ang Tulfo Brothers, ano pa ba ang nais ng gobyerno? Ang nasabing programa ay tila peligroso raw para sa mga manonood. Pero naniniwala po ang TV5 na walang ganitong peligro. Ang T3 ay pinag-isipan at binuo bilang isang public service program. At dahil sa desisyong ito ng MTRCB, posibleng ito rin ang maging kahinatnan ng iba pang news programs. At sa puntong ito, magkakasama po natin live mula sa News 5 Studio sa Taguig, si TV5 President and CEO Attorney Ray Espinosa. Magandang gabi po, Attorney Ray. Magandang gabi sa iyo, Cheryl, at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Attorney Ray, ano po ang reaksyon ninyo dito sa 20-day preventive suspension order ng MTRCB sa programang T3? Well, nakakalungkot yung ginawa ng MTRCB, Cheryl, no? At para sa atin, yan ay isang malaking pagkakamali sa panig ng MTRCB. Yung ginawa nilang pagsuspinde ng T3 ay labag sa saligang batas, no? Ang tawag dyan ay prior restraint at yan ay lumalabag sa freedom of the press o yung malayang pamamahayag, no? Kaya naman ang gagawin natin ay pinatawag na natin ang ating mga abogado para makapagsampa at makapaghain tayo ng kaso sa usgado bukas para questionin yung order ng MTRCB na sa wari natin ay illegal at labag sa konstitusyon. Mm-hmm. So ngayon po, ang pinaplano po natin ay i-apila po itong suspension order na ito. Ganun po ba yun, Attorney Ray? Hindi apila yan. Okay, questionin natin actually yung authority, yung kapangyarihan ng MTRCB na patawan ng suspension ng isang news program. Ibang klaseng programa to, hindi ito entertainment show, ito ay isang news program. Yan ay hindi pwedeng suspindi ng MTRCB. Wala silang kapangyarihan para isuppress ang balita at ang pagbibigay ng public service. Kaya yung suspension na yan, hindi lang yan penalty. Yan ay isang malaking labag sa saligang batas. So dapat ipaglaban natin yan at yan ang gagawin natin bukas. Attorney Ray, isang buwan pong hindi e-ere ang T3 at habang tumatakbo po ang investigasyon ng MTRCB, ano hong susunod ninyong hakbang? Maliban po para po sa programa, kapalit ng programa, ganun po ba yun? Well, kailangan galangin muna natin yung inisyo nilang order dahil saklaw tayo ng jurisdiction ng MTRCB. No? Hindi ibig sabihin na dahil hindi natin i-air ang T3 ay sumasang-ayon tayo sa desisyon na pagsuspinde. Gagawin lang natin yan dahil kailangan natin hintayin ang aksyon ng husgado sa ating kaso na idudulog bukas. No? Ihingi tayo ng restraining order sa husgado para ipahinto yung suspension ng show dahil ito ay labag sa saligan batas. Ito ay malaking violation ng freedom of the press at ito ay nagko-constitute ng tinatawag na prior restraint. Mm-hmm. With this development po, ay susunod nga po tayo dun sa suspension ng programa. Pero marami pong nagtatanong sa atin ng mga followers ng TV5, lalo na ng T3. Ano po ngayon ang mangyayari sa Tulfo Brothers? Mapapanood na po ba sila starting next week after po na mismong TV5 na ang nagsuspindi sa kanila ng tatlong araw? Well, ganito yan, Cheryl. No? Binigyan natin ng pagkakataon yung Tulfo Brothers mag-explain mula nung ginawa na nangyaring insidente at yung ating independent disciplinary committee ay nagdesisyon na suspindin sila hanggang Biyernes, no? So yan ang penalty na binuo ng committee at yan ang sa judgment nila yun ang nararapat. So pagkatapos ng suspension, pwede na silang bumalik sa kanya-kanilang show, no? At yung suspension pala, mapaliwanag lang natin, yung suspension na ipinataw sa kanila, suspension ito sa lahat ng programa nila.
na live sa radyo, sa TV5, tsaka sa Action TV. Hindi lang limitado ito sa T3. So, binigyan na natin ng disciplinary action yung mga host, pero maling-mali ang MTRCB para suspindihin yung isang news program. Wala silang jurisdiction para magsuspinde ng isang news program. Yan ay labag na labag sa saligang batas. So starting po next week, ang Tulfo Brothers ay muli nating mapapanood at mapapakinggan. Mapapakinggan at mapapanood sila sa iba ni, sa mga ibang show nila, pansamantala. Kung walang i-issue na TRO, yung husgado, hindi muna natin pwede ipalabas ang T3 dahil may umiiral na suspension order ang MTRCB at husgado lang ang makakapag-suspend ng kanilang order. Maraming salamat po, Attorney Ray Espinosa, TV5 President and CEO.